Hi guys, this is Loke Bells and welcome to my channel. For today's video guys, mag-i-explain ako kung paano yung process namin para makuha namin yung marriage certificate from the PSA. Kasi I think nag-upload ako ng video dito sa YouTube ko yung we got our marriage certificate sa PSA. Then maraming nagko-comment. May mga nag-comment doon kung ano na yung process, how many months it takes. Then sa TikTok ko din, sa TikTok account ko, meron din mga nagko-comment kung paano na yung process. So here I am, i-explain ko sa inyo kung ano yung process kung at saka kung anong kung ilang months yung process namin. Pasensyahan nyo na ako kasi hindi talaga ako marunong mag-explain at saka mabilis ako magsalita. So, bear with me guys, okay? Okay. So we guys got married through online sa Utah County. Yes, online marriage is legal and recognized siya dito sa Philippines and sa US. So, we got married last year, August 30, 2021, sa online marriage. So, sa online wedding, nasa Zoom lang kami, sa Zoom na app, ako, siya, yung family niya, tsaka yung family ko, nandun lang talaga. So, we got married there, then, December 14, ginawa na namin yung ROM sa San Francisco, or Report of Marriage sa San Francisco. So, ano nga ba yung Report of Marriage, and para saan yung report of marriage na yun? Ano bang kahalagahan ng report of marriage na yun? So, kailangan gawin yung report of marriage kung saan kayo yung mga Filipina na kinasal sa overseas o yung mga Pinoy na kinasal sa overseas. Kailangan nilang, for example, sa US, Australia, ganun-ganun, sa ibang bansa. Kailangan nila i-report yung marriage nila para magka-record kayo dito sa PSA. Yung sa case namin, bakit kailangan namin i-report yung marriage namin? Nandito naman ako sa Philippines nung kinasal kami. Yes, kailangan kong i-report yung marriage namin kasi yung location kung saan kami kinasal is sa Utah County. Doon kami kinasal sa lugar na yon, sa doon kami kinasal sa states ng Utah County. So kailangan talaga namin i-report yung marriage para magka-record dito sa PSA. Yun yung mahalaga talaga. Kailangan talaga siya i-report para magkaroon ng record dito sa PSA. I don't know if that makes sense. So, bito, sorry na talaga. Hindi ako magaling mag-explain. So, yun. Baka merong magtanong na bakit kailangan sa San Francisco Embassy namin i-submit yung mga papers namin. Eh, pwede naman sa ibang embassy, sa Florida, stuff like that. Kasi, we have an explanation for that. Kasi yung Utah County, yung jurisdiction niya is sa San Francisco. So, lahat ng kinasal sa Utah County ng mga Pinay or mga Filipino, doon sila magsasubmit ng requirements nila para sa report of marriage sa San Francisco kasi doon naka-jurisdiction yung ang Utah County sa San Francisco Consulate. So, kaya kami doon nagpasa ng mga requirements sa San Francisco Consulate. Then, meron akong mga dates kung kailan namin siya pinasa at kung kailan kami na-approve. So, di ba, nung December 14, nag-mail kami sa San Francisco Consulate lahat ng mga requirements namin para sa report of marriage. And guys, ilalagay ko yung link dito sa description kung ano yung link sa report of marriage at saka saan kayo pwede mag-search. Basta ilalagay ko yung link dito sa baba. So, i-check nyo lang sa baba guys. Nandun lahat ilalagay ko siya. Then, September 14 kami nag-mail sa San Francisco. Then, nung December 17, na-receive na siya ng San Francisco Consulate or Philippine San Francisco Consulate. Na-receive na siya. Doon na-receive, natanggap na nila yung ano namin, natanggap na nila yung mga papers namin. Then, after, di ba, December 14 na-receive. Then, na-approve yung report of marriage namin is noong March 14, 2022. So, it takes 3 months.
So, December, January, February, March. So, it takes 3 months bago kami na-approve. Sa loob ng 3 months na yun, guys, sobrang stressful. Kasi, lagi namin silang ina-update sa email, nagme-message ako sa kanila sa Facebook, tapos tinatawagan na sila ng asawa ko. Kasi meron kami sa ano, meron kaming Facebook group dun sa Facebook, sumali talaga kami dun sa Facebook page na yun. Then, sinishare nila doon kung approve na ba sila sa ROM nila. Then, nababasa namin doon na bakit parang kami pa yung unang nag-submit, tapos bago sila din, bakit nauna sila na-approve. Yung may mga ganong ano, may mga ganong post, every time may nababasa kaming post about sa ganyan, lagi talaga ako na-frustrate, na-stress talaga ako, bakit ganun, bakit kami naman yung unang nag-submit, bakit wala pa rin sa amin. Pero guys, dun sa ano, sa website, nakalagay naman talaga doon na ano, na 3 to 6 months yung ano ba, bago ma-approve. Pero ngayon ata, I think 6 months to 1 year na bago sila mag-approve. Kasi baka siguro ang dami ng ano, ang dami nang nag-submit ba. So, that time, last year, ano lang, 3 to 6 months. Then, exact 3 months talaga bago kami na-approve sa ROM namin. Then, after namin ma-approve sa ROM namin, akala namin okay na yon, pwede na kami makakuha ng PSA. Hindi pa pala. Kailangan nyo pa ng transmittal code or dispatch number from the DFA. So, di ba? So, ito yon. Once na na-approve na kayo ng ROM, yung San Francisco Consulate, isa-submit nila yung papers nyo sa DFA. Then, yung DFA yung magbibigay sa inyo ng transmittal code or dispatch number or date. Then, yung DFA yung mag-i-email sa inyo. Meron ako dito, ha, wait, like, ilalagay ko siya dito, i-screenshot ko siya dito kung anong itsura ng dispatch number, pero i-cover ko lang yung ano, yung number namin. So, once ma-receive nyo na yung dispatch number, or transmittal code, pwede na kayong kumuha ng PSA or mag-order sa online. Na-receive namin yung dispatch number namin or transmittal date noong April 27, 2022. So, after namin ma-approve sa ROM, it takes 3 weeks bago kami nakakuha ng dispatch number. Yes po, hindi niyo na sila kailangan i-email, pero kung gusto niyo i-email yung DFA, pwede naman. Pero yung sa amin, nag-email lang kami sa kanila once. Then, nag-antay na lang kami ng reply nila. Tapos, nung nag-reply sila, dispatch number na, lahat na ng information yung makukuha nyo, ibibigay na nila yung lahat ng information, dispatch number, dispatch date. Okay, nung April 27, nakuha na namin yung dispatch number namin. Then, nung time na yun, after kung nakuha yung dispatch number na yun, nag-online agad ako sa PSA helpline, nag-order ako agad doon. Pero ang tagal talaga, sobrang tagal, siguro mga 2 weeks, wala kaming update, binayaran na yun, ha. Then, nung April 27 na, tapos nung April 3, umuwi na yung asawa ko dito, wala pa rin kaming update. Hanggang umuwi na kami dito sa Mindanao, wala pa rin kaming update. So, nung bumalik kami sa Manila, May 24, we decided na puntahan namin sa mismong PSA ba. So, ako at saka yung asawa ko, pumunta kami doon sa PSA. Sa PSA sa Quezon City, nagpa-appointment lang kami kasi kailangan natin nila ng appointment bago ka pumunta doon. Then, nung nandoon na ako, super smooth lang. Yeah, kailangan mo lang yung ano, name mo, tapos ilalagay mo lang yung dispatch number or transmittal date. Ilalagay mo lang, sobrang dali lang talaga yung pangalan mo, basta information mo lahat. Then, after siguro mga 30 minutes, makuha na namin yung PSA namin na PSA marriage certificate talaga siya. Then, i-insert ko siya dito kung ano yung itsura. Baka magtaka kayo kasi yung itsura dun sa form ng ROM, same lang din siya. Kung ano yung form na ROM, ganun lang din yung PSA niya. Pero may tatak siya na PSA sa ano. Ilalagay ko siya dito yung example cause para may idea kayo ng certificate nyo ganun sa PSA. Kasi nung nakita ko talaga yun, nagtaka talaga ko lang, bakit parang ganito, bakit parang ibang iba sa mga PSA dito sa Pinas.
So, para meron lang kayong idea, ilalagay ko siya dito. Para meron kayong idea, guys, ha. So, yun lang, guys. Sana naka-help. So, it takes, ano, sa aming case, it takes 5 months bago namin nakuha yung marriage certificate namin from PSA. 5 months. It takes 5 months, guys. So, depende kung, yung sa amin kasi, hindi kasi kami agad nag-report, eh. So, advice ko sa inyo, once kinasal na kayo sa online or gusto nyo mag-report ng marriage, gawin nyo na siya agad. Para sa amin kasi, pinatagal pa namin bago kami kasi busy kami both side. Siya busy, ako busy din. Then, yes, sa requirements, sobrang, sa requirements, ilalagay ko yung list niya dito. Medyo, unti lang naman siya, pero ma-stress ka sa ano, ma-i-stress ka sa what we call that, sa photocopy, kasi ang daming ID mo, ID niya, marami talaga. So, yun lang, guys. I hope naintindihan nyo or nagigets nyo, kasi sobrang, hindi ako magaling ma-explain, tsaka mabilis ako magsalita. So, yun lang, guys. Kung mayroon kayong mga tanong, please leave in the comment section para masagot ko siya. So, yun lang. I hope it helps. Bye-bye. Thank you. God bless.